Magandang araw mga kababayan, narito ang pinakabagong balita sa araw na ito. Isang napakalaking balitang lumabas ngayong umaga at ikinagulat ng buong bansa. Ang Pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Cutting Jr. ay nahaharap ngayon sa posibilidad ng pagkakakulong dahil sa pagkakasangkot umano sa iba't ibang ilegal na aktibidad. Ang balitang ito ay kinumpirma mismo ng Malacanang na naglalabas ng pahayag tungkol sa sitwasyon. Ayon sa pahayag, ang mga aligasyon laban kay Pangulong Cutting ay nagmula sa masusing impisigasyon na isinagawa ng isang ahensya ng gobyerno. Ang mga ilegal na aktibidad na ito ay naglalaman ng iba't ibang anyo ng katiwalian at mga ilegal na transaksyon. Bagamat wala pang detalyadong impormasyon pa ang ibinibigay, malino na seryoso ang mga akusasyon at ngayon ay hinihintay na lamang ang mga karagdagang detalye mula sa mga otoridad. Dahil dito, marami sa ating mga kababayan ang naghihintay ng mga susunod na hakbang ng ating gobyerno. Maraming tanong ang mga bumabalot sa sitwasyon. Ano kaya ang magiging epekto nito sa pamahalaan? Ano ang magiging hakbang ng Pangulo sa harap ng mga akusasyong ito? Patuloy naming susubaybayan ang mga kaganapang ito at maghahatid ng pinakabagong impormasyon sa lalong madaling panahon. Huwag po kayong aalis, tutok lamang dito sa aming programa para sa karagdagang balita. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas. Button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga nagbabagang mga balita. Welfare ng mga learner na kayo tawag dyan, di na pupil eh. No, yung hindi lang yung welfare ng mga learner, kundi pati yung welfare ng mga teacher. Ah, yung hindi sila na overwork, hindi sobrang tataas na mga load nila sa pagtuturo, hindi ho talagang tinutukan ni BP Sara para maging efficient at maging effective ang ating mga guro at mapataas ang antas ng edukasyon ng ating mga learner. Ay ang ginawa ho niya, talagang inayos ho niya yung sistema nitong mga guru na to. Ngayon, kung ano man yung sistema na yun, alamin nyo na lang ho kung meron kayong kilalang guru. Pero alam natin, nagkaroon sila ng sapat na oras para magpahinga, nagkaroon sila ng mga allowances, at pagkapanahon ng bakasyon, hindi na nila iniisip yung kung anong mga naiwan nilang trabaho. Talagang nagkaroon sila ng me time ba? Ganun ho nangyari dito sa mga guru na to. Kaya maraming guru ngayong mga panahon na to, lubos na nasaktan sa pagbibitiw ni VP Sara bilang Department of Education Secretary. Para sa mga guro na talaga ng mga sobrang nasaktan sa kaganapan na yan, konting tiis lang ho. No, konting tiis lang. Dadating ho tayo doon sa punto na yung lahat ng pinangarap nitong ating Vice Presidente para sa inyong mga guro at sa ating mga mag-aaral, maisa sa katuparan ho yan sa mga darating na panahon. Ngayon, at ang matindi ho dito, no, sa ating mga nakausap ng mga guro, karamihan ho dito, mga pingklawan. Yan ang matindi doon. Di ba? Mga pingklawan tong mga guro na to, pero noong hinawakan ho ni Vice President Sara Duterte ang Department of Education, naging masaya ho itong mga guro na to. Ganun ho katindi yung si VP Sara. Pagdating sa politika, pagdating sa trabaho, talagang iniisang tabi niya yung kulay ng politika. Pagka trabaho, trabaho. Strikto yung ali, pero nung napunta ho siya dyan sa Department of Education, hindi lang ho mga estudyante, pati ho mga guro, pati yung mga non-teaching personnel ng Department of Education, minahal yung ali na yan. Kaya yung ating babala kanina pa dito sa administrasyon, dapat maging maingat sila kung sino man ang ipapalit. Kaya hindi ba ho kayo nagtataka kung bakit mapahanggang sa ngayon etong si Marcos Jr., di ba? Kadalasan pagka nagbitiw yung isang secretary, after few hours meron nang i-announce yung PCO na etong si ganito ipapalit sa ganyan, di ba? Meron ganun, pero this time hindi ho sila basta-basta makapili kasi alam ho ng Malacanang na sobrang effective niyang si Vice President Sara Duterte dyan sa Department of Education. Hindi ho siya magiging
best performing and most trusted and best performing government agency ang Department of Education kung hindi naging mahusay ang pamumuno ni VP Sarjan. Kaya kailangan ho nilang pakapiliin ng maigi na kung saan yung mga naiwan nitong si Vice President Sara Duterte, hindi ho magmumukhang... Kasi pagka nagkamali ng pagpili itong si Marcos Jr., yung mga guro na nagmahal kay Vice President Sara Duterte, sa tingin nyo ho anong gagawin sa administrasyon? Mapubwisit ho yung mga yan. Pagka nabwisit yan, panibagong sektor na naman ang nagagalit dito sa administrasyon. Hindi lang ho nagsasalita yung ating mga men in uniform, pero maraming nabubwisit dyan. Meron na ho sa men in uniform, meron na sa mga manggagawa dahil walang trabaho, meron sa mga guro dahil nag-resign si VP Sara nang dahil sa pamumulitika ng pinsan ng presidente. Marami hong sektor ngayong mga panahon na to ang galit na galit na dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Kaya kailangan nagalingan niya. Kasi hindi lang ho. Pagka kasi Department of Education, kasama na ho dyan pati yung mga magulang na nagpapaaral. Ayun, itong mga magulang na to, nakita nila yung pamumuno ni VP Sara. Aba, ang husay, no? Gagawin na lang 5 subject, yung mga mahalagang subject na lang ituturo sa ating mga anak. Aba, ang husay nun, hindi na kung ano-ano yung mga tinuturo sa mga anak natin, di ba? Ngayon, papasok itong isang Department of Education Secretary, binalik niya yung lumang curriculum na kung saan 12 subject, walang namamaster yung ating mga kabataan. Di ba? Wala, pagdating sa reading, pagdating sa math, pagdating... Wala ho kulelat sila kasi pag uwi nila sa bahay, ang dami nilang assignment, ang dami nilang ginagawa. Yun nung kasi ang pinatupad nitong si Vice President Sara Duterte. Talagang ipofocus lang yung ating mga kabataan doon sa mga vital na subject na talagang kailangan tutukan at talagang kailangan doon sila pagalingin. Yun ho yung mga kababayan. Ngayon ho dito sa video natin na to, napahaba na naman ang ating intro. Eto na! Dumako na ho tayo dito kay Senator Aimee Marcos. Senator Aimee... Ayan ka na naman eh. Alam mo, Senator Aimee, yung politika na yan, hindi pwedeng parang love life. Hindi ka pwedeng magmahal ng dalawa. Kung mahal mo yung mga Duterte, mahal mo yung mga Duterte. Babanatan mo yung mali. Kaya kung di mo binabanatan yung mali, hindi mo pwedeng mahalin yung mga Duterte. Kasi yung mga Duterte, binabanatan nila yung mali. Ano ho yung tayo nyo ha? Yung... matikas na tayo doon sa nangyari dyan sa recent issue dyan sa West Philippine Sea. Sige. Kasi kung yung tayo nyo doon sa mga issue na yun, malabnaw at talaga namang matabang, hindi ho nyo pwedeng mahalin ng mga Duterte. Kasi yung mga yan, talagang bumibira yan eh. Kita nyo si Mayor Baste. Pagka ayaw niya, ayaw niya. Pagka meron kang mali, talagang... kukall out ka niya. Para si tatay, hindi kong lang. Ganun ho, mga kababayan. Walang maraming cheche-bureche. I'm with you all the way. Loko-loko! Anong I'm with you all the way? Hindi ganun yun. Hindi ganun yun. Kala mo ba? Kasi sino man pinapabilib mo niyan? Sige nga. Senator Aimee, sinong pinapabilib mo diyan? Diyan sa banat mo na, I'm with you all the way. Kami? Mga kasama namin dito sa PH Update, naku po, Senator Ryan. I-text mo na lang yan kung ako sa'yo. I-text mo na lang yan kay VP Sara. Sabi mo, VP, I'm with you all the way. Wala marami, cheche-bureche. Kasi yung mga taga-sunod, mga DDS, mga taga-suporta ng mga Duterte, mga nagtunay na nagmamahal dito sa bayan na to, hindi ho nabibilib sa inyo. Nabubwisit lang ho kami. Ito na ho mga kababayan. Tigilan nyo na yung pamamangka sa dalawang ilog. Kung sa Duterte kayo, tayuan nyo ng matikas yung mga isyong, mga maiinit na isyong ngayon sa bansa. Kung para kayo sa kapatid nyo at talagang kung hinihintay nyo na banata ko, kapatid ko, hindi mangyayari. Punta ka kay Tambaluslot at kay Martin Rom, kay Marcos Jr. Ha? Punta ka doon. Wala namang problema sa amin. Kahit pumunta ka doon, walang issue sa amin yan. Pero huwag mo kami paandaran ng iyong mga malalabnaw na banat. Again ha, baka ang hirap kasi. Kaya alam nyo mga kababayan, as much as possible,
Ito eh, ito yung talagang dahilan. Nakwento ko na rin to sa mga naging nakakwentuhan natin dyan sa Maysu. Ayaw ho natin ma-associate as much as possible. Pero kaibigan ho natin yan, sila Buster, sila Brothers, kilala ho natin. Pero as much as possible, ayaw ho natin ma-associate sa mga grupo-grupo. Kasi pagka meron ho kayong binira, akala ng ibang nakikinig, ay, utos yan galing sa baba, taas, pababa sa mga vlogger. Wala hong ganun sa PH Update. Yun ang iniiwasan natin. Ayaw kong ipaisip sa mga viewer natin. Ay, kaya pinagtatanggol yung mga KOJ si Pastor Tibuloy kasi merong ano yan sa... Wala akong ganun. Yun ho talaga ang pinaka... Alam mo yun, ano mga iniiwasan ko dito? Iniiwasan ho natin, una, pera. Ha? Ayaw ho natin sa pera. Ayaw ho natin na i-involve sa pera, lalo na yung padala-padala. Ayaw ko ho yan. Mahirap ho yan. Ah, allergic ho tayo dyan. Ayaw ho natin yan. Okay, okay na ho tayo. Manood kayo, intindihin nyo, like, subscribe. Tapos na ho tayo dyan. Ha, pera. Pangalawa, yung matag ho tayo na yung ating mga sinasabi ay nanggagaling sa taas, yung merong nag-uutos sa atin para sabihin itong mga sinasabi natin sa PHP. Wag ho, ayaw kong sumali sa mga ganong ano. Pero kaibigan natin yan, si Brothers, ano ho natin yan, kaibigan natin yung mga yan. Si Buster, nanonood ho ako sa mga yan eh. Pinapanood ko ho yan kasi to show support sa mga kasama natin. Kasi pagka ganon, mapifeel nila na hindi nyo sila hinihila ng pababa. Kasi viewer, subscriber lang ho yan, mga numero lang yan. Yang si Ma'am Joey pinapanood ko, Third Floor Studio pinapanood, lahat ho pinapanood ho natin. Nagpapakita ho tayo ng suporta sa mga kasama natin kasi naniniwala tayo sa mga pinaglalaban nila. Yun yun. Pero allergic ho talaga tayo doon sa baka sabihin ng mga ano dyan, eh ayaw ho kasi natin matagas bayaran. Ayaw ho natin yan. Mahirap yun. Pagkakasinag kayong bayaran, naku po. Ang hirap nun. Mahirap yun. Kagaya ng mga NSA Mada vloggers. Kung hindi sila kuwerdasan ng pera, hindi ho magsasalita yung mga yan. Yun nung atin dito. Ngayon, mamaya na ho natin balikan yung ano. Diba yan? Pasarap na naman yung kwentuhan natin. Itong ano, itong ang tawag dito, presidential survey. Mamaya na ho siguro natin na pasadaan ulit yan. At talagang ratsadahan natin itong si Martin Tambalus-Los Romualdez dahil... tayo eh, noong nakita na ho natin sumasablay, gusto na ho natin umalis si Vice President Sara Duterte. Pero again, merong sariling timeline yan. Ha? Meron siyang sariling timeline kung kailan siya bababa, kailan siya ano. Pero ito talagang si Martin Tambalus-Los Romualdez. Kumbaga, siya yung nag-trigger at talagang na-realize ng marami sa ating mga kasama dito. Ay, paknumpeta, naglulukuhan tayo dito. Iluloko tayo ng administrasyon. Imagine, unity. Yung pinsan mo, binaboy yung ka-unity mo sa House of Representatives. Di ka man lang umimik. Di mo man lang sinabihan yung mga walang yung congressman na, ano ba naman kayo? Tropa natin yan eh. Ba't binabanatan nyo? Huwag niyong banatan yan. Tropa natin yan. Di ba? Kahit simpleng ganun lang, eh dapat... Eh, masaya na ho tayo pagka nagsalita siya. Alam nyo kailan nagsalita itong si Marcos Jr.? Noong lumutang yung issue ng impeachment. Naku, isa pa ho yung pag-uusapan natin yan. Yung impeachment na yan, no? Wala na sa gabinete itong si VP Sara. Malamang sa malamang, meron na naman hong lulutang na impeachment issue niya. Speaking of, ha? Subaybayan lang ho natin yung mga susunod na kaganapan pero pansamantala ho muna natin pakinggan ang ating mga iniidolo. Ito na ho. Alam ko maraming na kami sa inyo eh. Pero medyo nabisi ho kasi tayo eh. Marami ho kasing kaganapan. Ah, at ito na po ang inyong mga iniidolo dyan sa Third Floor Studio. Itong si Sir Marlon at itong si Ma'am Pam. Sir, shout out dito sa Third Floor Studio. Isa ho yan sa mga channel na talagang nakikita natin na magtatagal dito sa space na ginagalawan natin. Magtatagal ho yung mga yan. Sila ho yung nakikita natin. Meron dyan kasi, ano lang, for example, ngayon lang, bukas wala na yan. hindi sila pang matagalan, ika nga. Pero itong dalawang ito, magtatagal po. Ito ho, mga kababayan. And speaking of ano, sino nasa isip nyo, magiging Defense Secretary? Si Franz.
Lenny. Ang lakas ng ano eh. Lakas o. Lakas. Ang umuugong kahapon si... Ma'am Pam, yung ano ha, yung mic yung tinatanong mo sa akin. Hindi kita makontak, paano ba kita kontakin? Kaso? Pakyapo. Ano? Alin? Meron dito? Hindi nga. Divisoria. Ano ba sinasakyan mo na nasa FPU ka? Wala naman eh. Lakad lang eh. Kasi sampalo ko yung doll mo, di ba? Ako ano eh. Social pa nga yung dorm eh. Boarding house. Boarding house. Oh. Ano yung pinagkaiba ng dorm sa boarding house? Eh, siyempre, yung dorm yung mayayaman. Ganun ba yun? Dorm is... Ang alam ko ang dorm, sir, para na siyang service house na merong... May kitchen, may kusina, may sala. Boarding house kasi, di ba, usually, bed space, marami kayo sa isang room. Isang room, pwede mong bilhin lahat ng bed space para sa iyon. Ah, okay. Something like that. Okay. Sorry na natin kita, DepEd. Ah, DepEd? Si no, DepEd. Castro? Naku po. Si Lenny Robredo raw? Naku po. Sino ba nasa isim nyo? Sino yung mga pinapaugong nila? Si Castro, NPA, si Lenny Lugaw. Pero de, ito naman si Sir Marlon. Si Lenny Lutang. Si Castro sa bundok, nagkaklase. Si Lenny Robredo, Pam, kasi, kaya siya tumakbo, di ba may sinabi siya noon na napilitan siya tumakbo sa pangkapangulo kasi gusto niyang tapatan si BBM. I don't think so that it is still the same because wala nang ang prinsipyo yung maraming tao ngayon. Oh well, oh well. And babalik lang natin. Babalik lang natin. Kahit babalik mo yan, Marlon, kung ang incumbent ay yung nakaupo ngayon, I don't think they still try the same battles they ay, yung angulo na ano, yung angulo na hanggang namatay si Jesse Robredo, former DILG secretary na asawa ni Lenny, na di umano ang nasa likod, may chismis na gano'n ha, di umano, ay si Pakito Jojo Ochoa. That remains an angle. Let's not go there. And then, kasi parang ang akin lang, sa sobrang, alam mo yun, lahat ng tao, lahat sila ngayon, na sila na ang sanipwersa, sila ang tunay na unity. Di ba, merong salted, parang salted egg na ito. Di ba, merong naglumabas yan ng campaign na yung pulang itlog, pinkish, na pag hinati mo, dilaw. So, kaya naging sila ng pink lawa. Ang galing nun. Tapos, and ngayon, the red and the pinks and the yellows apparently are just, you know, one color with one objective and one vision for the country. Pam, pero yung angulo naman kasi ni Lenny Ochoa and Jesse Robredo iba kasi hanggang nung lang gusto ko lang ikwento, gusto ko lang may backtracking lang. Ayaw mo na ako, konting narrative lang to. Ano ba to? Kasi nung panahon na yon, hindi nung panahon na yon, pamamatay lang ni Jesse Robredo, may report na niransak yung office ng DILG secretary, Jesse Robredo, at di umano may hinahanap na documents against kay Pakito Jojo Ochoa na executive secretary that time. Ooh, panibagong conspiracy theory na naman to. Kasi di ba yung ano daw yon, yung di umano yung pagkasawi nitong si asawa nitong si ano si Jesse, di umano stage daw yon. At ngayon itong kinikwento na sa atin itong si Sir Marlon na naku po Pakito Ochoa. Ganyan ho sa loob ng mga dilawan. Ha? Kahit sila nagugurgura. Pero kasi sila kanya-kanyang mga bagahe. Kung ano nangyari doon sa panahon ng mga dilaw, yun ho ang nangyayari ngayon. Kaya kung ano yung mga bagahe ng mga nasa dilaw, ganun din ho yung mga bagahe ng mga walang yan sa... So, oo, nasa office. So, ang point ko, we'll see kung paano nila mapapahino. Oh, totoo, marami ng dilawan, marami ng pinklawan ang nakatawid bakod sa Marcos administration. Pero kung titingnan maigi yun ni Lenny Robredo, masyadong ano yun, masyadong mabigat yun kung babaliwalain niya yung rift between ni XES Ochoa at saka ni nang nasirang DILG secretary. Anyway, nasabi ko lang naman yun.
Sabi ko lang naman. In her consideration to accept a post for DepRe. Yun lang. Well, she's not even talking right now. She's not even voicing out her sentiments about how... Alam niyo, pagka nakikita ko itong si Ma'am Pam, ang naalala ko yung mga teacher na masungit. Ma'am Pam, huwag kang magalit, ha? Huwag kang magalit. Kasi meron akong teacher na masungit nung high school na pagka tumitig, parang niyang si Ma'am Pam, yung tipo, ayusin mo, ha? Kamalikot. Pagka malikot, PH update, ayusin mo. Kasi parang ganun yung titig niya, nakakatakot. Pagka tumititig siya ng ganun, tatakot na tayo. Parang gusto natin magtago eh. Pagka tumititig siya, parang gusto na natin umitag eh. Kahit sa video lang. How crooked the people in the government are these days. Yeah, pero ang hindi pa ako lumalabas sa media, na pinaka-latest na narinig ko, isa sa kinoconsider na maging Defense Secretary ay si Marikina Representative Stella Kimbo. Kimbo. Naku po, matindi ang ano na yan nitong si Sir, ano ha? Si Kimbo ang ipapalit. Naku po. Yung magaling di umanong ekonomista. Naku po. Diba yun yung pinuprotery nila na kasunod nitong si Salceda? Na, kasi mga ekonomista ho yung mga yan eh. Mahuhusay. Di umanong mahuhusay. Tingnan natin, Kimbo. Diba? Pwede eh. Kimbo. She's a teacher, tama. Ambas she's a teacher. Teacher. Tingnan natin. Pero dilaw din siya. Dilaw. Sa super dilaw sa okay. Sa kakayahan saka sa paano ba to sa credentials niya tingin ko naman pwede siya pero sa background niya lalo ngayon siya ang vice chairman ng House Committee on Appropriation APRO di ba medyo vice ano pala siya medyo hindi maiiwasang mag-isip na naman yung mga katete natin sa kaebon-ebon natin na bakit siya? At saka ano to? Sindikato na naman to ng tambangag? Sindikato na naman to ng timbangag? Kaya nga, hindi, tambangag, tama yun. Tamba, los-los, na kasama yung mga bangag. Tambangag. Hindi timbangag, tambangag. Ayos. Ayun, may ganun lang. Tingnan na lang natin ang chance. We'll see. Abangan natin ang susunod na kabanata dahil tingnan natin. Meron pa namang 1 month si yun lang naman ho ang lagi nating inaano dito. Tingnan natin tapos yung mga development kinokonekta lang natin sa mga ano na sa mga nangyayari, di ba? Yun lang naman kaya natin gawin kasi wala tayong insider. Wala ho tayong connection sa mga ano sa mga talagang malalalim sa gobyerno, no? Kumbaga kung ano lang nababalita kaya lagi tayong nagbabasa sa mga ano dyaryo-dyaryo. VP Sara para maging maayos yung transition na papalit sa kanya. Pero marami talaga mga nasa panig ng timbangag yung ano, no? Yung masyadong nagpiesta, nagdiwang at para pa nilang sinasabi na hindi karapat dapat maging DepEd Secretary noon pa si VP Sara na isang malaking kahangalan. Kahangalan. Iba ang latest mo. Iba ang latest. Ano? Ano yan? Kumawang sa akin kapako. Oo. Tupol sa? Yan ang mga inaabangan natin eh. Yung mga tumatawag na ganyan. Kasi pagka tinawagan yan si Ma'am Pam, eh nakapit. Pero nung ibig sabihin niyan, pakinggan mo natin. Lower chamber. Oh? Anong sabi? At nagulat ako nung nag-reading ang phone ko. Sabi ko, nakakatuwa naman. Isang congressman tumatawag. Nagparamdam? Tumatawag sa akin. Oh, ano sabi? Naku po. Ano ko naman ito, kaibigan ko naman. Sige. Sabing ganyan. Yusek? Ay, anong Yusek? Pam lang po. Sabi ko. Bakit ano? Gulat na gulat ang
Sa mga pangyayari ngayong araw, ang pag-uulat nito ay nagtatapos na. Naway nagbigay ito ng karagdagang kaalaman at pag-unawa sa mga pangyayari sa ating lipunan. Patuloy tayong maging bahagi at mapanuri sa mga susunod na kaganapan. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at pagtangkilik sa aming balita. Hanggang sa susunod na pagkakataon, ito ang Bangon Pinas, nagbabalita para sa inyo.